back to Video Manlo TV. Today ka kapatids is Monday, bali maglalagay tayo ng baitang sa patuka natin. Tapos maglalagay tayo ng oregano sa tubig natin. Tara, turo ko sa inyo kung paano kong gawin yan. Okay. Okay, kalapatids. Ito na, sisimulan na natin yung paggawa natin sa patuha ng merong vitamin sa kalapati natin. Bali, gagawin ko yung sakto lang sa lahat ng mga pliers natin. Bali, isinasama ko na rin, kasama na yung mga breeders natin. Tapos yung Omega star yan, pang ibon talaga yan. Fish oil combine. Eto. Andiyan na rin yung indication kalapatid. Bali ako nagbibigay lang ako nito ano 3 times a week. Ayan. Dito nakalagay 5 times a week eh. Diba andyan lahat? Ang kalapatid siya. Okay, simulan na natin. Bali, kukuha muna tayo rito ng konti lang naman. Yan, kalahati lang ng kutsarita. Kahit mura lang patuha natin. Eh, sigurado naman. Saan nilagay natin ang vitamin sa ibo natin. Gaganda yung performance ng ibo natin. Bali, eto, inano na natin to. Binistay na natin to. Nakapit din sa patuka natin. Nagkulay pink siya. Pero talagang para kumapit yung nilagay natin na powder. Maglalagay lang tayo ng hindi ko kasi mahawakan. Kalahating kutsara lang lalagay natin. Dali lang ah.
napakasimple. Talagang kapit na kapit yung nilagay natin, no? Ang pao dyan. Bali mamaya magbibigay naman tayo ng ano, yung inumin nila yung oregano. Dahil gagawin natin yung ano, ang patibay ng immune system. At saka yun nga syempre, pampalakas sa ego natin. Ayan, halapatid siya. Bahala kayo kung gusto nyong gawin, pero ito madalas kong ginagawa sa ibang ko. Ayan, fish oil yan for raising pigeon. Yan ang bibili niya, kalapatids. Siyempre may nakatatak na ibon yan. Ayan, no? May dosage din yan, kalapatids. Ayan, no? Tapos ayan, masyadong maliliit lang, medyo malabo na yung ano ko, mata ko eh, pakahilo. Lalo ito ka napatid, ginawa ako to nung nagaano ako, nung naglalaro ako ng Norte sa fundraise. Yun, pinakita ko yung sa Facebook noon, yung hindi pa ako nagbablog. Andun yun, talagang umuwi-umuwi ibo natin. Kaya lang hindi nga kinaya ng ano, sa derby na ng ano, nakauwi pa ng ano, third lap, nakauwi pa yun eh. Sa four lap yata siya na ano, hindi nakauwi. Sayang. Medyo dikit pa naman yung ibon natin, ano. May laban-laban sana. Aso, wala, hindi na nakauwi sa sobrang layo at sobrang pinit, ulan. Ganun yung panahon kasi nun. Ayan, okay. Dali, gagawin muna rin natin yung ano, yung oregano. Papakulo muna ako ng tubig, tapos iaano natin yan. Hindi natin isasama yung dahon kasi oregano yun, parang hapok lang, tapos saka natin ipigay sa tubig. Ganun lang ang simple. Okay, tara, samahan niya ako. Okay, kalapatids, bali eto na, nagkakulo na tayo ng tubig. Bali, eto na yung oregano. Pipigain natin yan talaga para kumatas talaga yung mismo katas ng oregano sa tubig. Ayan. Okay, bali, palamigin lang natin konti kasi mainit pa yan. Sobrang init pa yan. Okay. 15 minutes later. Okay, kalapatids, bali nilipat na natin. Ayan, ganyan lang, kalapatids. Napakasimple lang gawin, di ba?
yan. Bali, ito yung gagamitin natin na ihahalo natin sa tubig kalapadits. Kasi mainit pati. Bali, hahaluan na lang natin ito ng tubig. Okay, tara. Okay, kalapadits. Bali, sasali na natin ito. Yung mismo katas ng oregano. Aliyan na siya. Okay, tara. Makain na tayo, kalapapits. Okay, kalapapits. Makain na tayo. Pansin nyo, walang pinakain ng ibon natin. Bali, pagtapos natin magpakain, magtapain na tayo ng oregano. Siguro mga 5 minutes, papainom tayo. Antayin lang natin bumaba yung kinain nila. Bali, nagpalipad tayo kanina. Yun niya, pinapasok lang natin. Huwag tayong magpapalipad ng busog ng ibon. Mas maganda laging gutom. Para at least kahit papano masana yung ibon natin na lumilipad ng gutom lagi. Kasi kailangan nila yan sa race, kalapadids. Pagka yung malayo ang bitaw, pagka hindi sanay ibon niya ng gutom, magdadapo na yan. Kaya kung ka dyan mga tira-tira. Bali, yan na. Papainan lang natin sila ng konti. Tsaka kami papainan ng oregano. Okay ka lang ako, tara. Samahan niyo ako maya-mayang konti. Bali, papakainin ko lang yung mga breeders natin. Alright. 5 minutes later. Okay ka lang ako, Bali. Tapos na silang kumain. Papainom na tayo ng oregano. Yeah, kaya ngayon, kalapatids, tingnan niyo yung mga iba natin. Oh. Talagang mga healthy. Okay, kalapatids, mamaya naman
papaligo naman tayo. Hahayaan natin yung pusang ligo. Okay. Set lang natin yung pampaligo nila. Dahil nga sa napakainit lagi. Okay, tara. Okay, kalapatids. Bali, magpapaligo na tayo ng ibon. Bali, eto. Pusang ligo nila. Bibigyan natin ng ano, konti ng alang. Apple vinegar. Ito talagang natural na natural kasi nga yun nga kahit mainom nila okay lang kasi magandang panlinis din sa ibon natin to pang flushing okay lang kahit mainom nila yan eto magandang magpaligo sa ibon natin talagang yung mga hanip nila tanggal okay kalapatids bali nilagay na natin. Ayan, mapapansin nyo naglalapitan na yung mga jibo natin. Ayan na kalapatids. Mati tayo, basa rito. Sa isa na maglalapitan yan. Ito, maganda ang pang-foundation ng ibon natin. Kasi nga, siyempre pag naligo sila, gagaang yung pakiramdam nila. Tsaka tanggal yung init ng katawan nila. Kumusta nga pala yung mga kalapatids natin dyan? Kumusta na yung mga ibon nyo? Ako kahit na kinakapos yung patuka ko, pilit ko pa rin nasusurvive yung para sa alaga natin. Ginagawa ko na lang yung mumurahing patuka na lang. Total, wala pang race. Kaya yun, dinadaan ko na lang ng, nilalagyan ko na lang ng vitamins yung patuka nila. Para kahit pa paano maging healthy pa rin yung ibon natin. Tsaka yan, syempre, paligo. Papansin nyo sa mga alaga natin, wala kahit isang puto yan. Ang importante sa ibon natin. Maganda nga yung patuka mo. Kung marami namang kuto, wala rin yun. Tsaka yung mga ibon natin yan, talagang alaga sa flushing yung ibon natin. Kaya walang mga ano yan. Walang mga bulat yan. Ngayon, kalapatids, bali yung ibahan doon. Mga nagpapagligo na rin. Alis lahat na kalapatids sa ligo. Bali yung iba kaya hindi pa nakakaligo, puno pa. Pero maya maya may magsisiligo ang kaya. Okay kalapatids, hanggang dito na lang, abangan nyo na lang ulit sa next video natin. Ulitin ko ulit, ingat-ingat tayo sa COVID-19, kalapatids. Masyadong napakadeligado yung sakit na yun na nakakahawa. Kung pwede lang sana dito lang tayo sa bahay natin o sa alaga lang natin. At yun, kung sakaling humawak man tayo ng ibon natin, pagkatapos natin hawakan, mag-alcohol tayo or mag-ugas ng kamay, kalapatids. Para siguradong safe lagi tayo. Kahit na alam natin na walang sakit yung ibon natin, magpasiguro tayo. Ang kalapatids.
Okay, kalapatids, hanggang dito na lang and God bless all. Alright.